Hi guys, so magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon isa pag-uusapan po natin kung magkano po yung magiging total labor cost yung project po na kinagawa po natin ngayon. So yung atong story na commercial building or paupahan ng ating client. So yun po yung apartment na project po natin dito sa Quezon. Ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung magkano nga ba yung naging kontrata natin pagdating po sa electrical wiring installation. So dito sa aking table, isa gumawa po tayo rito ng quotation. Ayan. Ito yung ating agreement sa ating kliyente. So ito yung katunayan o kasulatan na kung saan siya ay pumapayag na bayaran tayo sa guntong halaga. So bali guys, sa itong quotation na to na ipapaliwanag ko sa inyo, ipapakita, isa nakabase po ito sa taripa dito po sa aming lugar. So kung magkano nga ba yung magiging per butas ng isang convenience outlet or yung mga device na install natin para sa ating ginagawang project. So take note lang po guys, yung mga sasabihin ko rito ng presyo pagdating po sa electrical wiring installation is meron po yung kakaibahan pagdating po rito sa inyong lugar. So yung papaliwanag po dito, ito yung nakabase sa taripa kung magkano nga ba yung per butas pagdating po dito sa aming lugar. So bali guys, updated na po ito ngayong 2023. So last year, isa nag-vlog po tayo regarding po kung magkano nga pa yung isang butas pagdating po sa electrical wiring installation. So ngayon guys, sasamahan niyo ako ngayon. So papaliwanag ko na sa inyo yung magiging kontrata natin regarding po sa project natin ngayon dito sa Quezon. Okay, so ito na po yung mismong quotation natin na ibibigay po sa ating client. So permado na rin po niya and then apermado ko na rin dito. So ibig sabihin, isa nagkasundo na po kami sa agreement kung magkano yung naging total labor cost ng kanyang project. So dito po sa ating quotation, so labor cost only lang po yung ating papakyawin. So ito, yan, labor cost only. So gagamitin kong papel itong isa kasi permado na to. So mayroon tayong isang copy pa. So labor cost only. Sa paggawa po guys ng quotation, dapat naka-indicate dito yung magiging trabaho natin. So sisimulan ko muna rito guys. So ganito lang ako gumawa ng quotation, so napakasimple lang po. Ngayon naglagay lang po ako rito ng date kung kailan ko siya ginawa. So December 4, 2022. Guys, nakalagay din dito yung pangalan ng ating client. So dito, 2. Kay Mr. Miguel Chua. So taga Gumaca, Quezon po siya. Na nagmula yung quotation kay Electrical Pinoy Tutorial TV. Ayan, so ako po yung contractor at saka yung ating electrician. So yung magiging subject natin dito, so electrical labor cost only lang po. Ayan. So ibig sabihin, labor lang po yung papakiwin natin, hindi po kasama dito yung materials. So sila po yung bibili ng materials para po dun sa kanilang project na apartment na unit. So proposal to story commercial building. So ano na to guys, paupahan to. So commercial na po yan. And then, importante rito, so kailangan malaman din ng ating client kung ano ba yung mga gagawin nating trabaho pagdating po dun sa kanyang project. So ito po yung tinatawag na scope of works. So dito, naka-indicate dito yung piping and layout, all electrical conduits. So magli-layout tayo, guys ng mga PVC. So yung mga dadaanan ng ating linya. So ito yung mga install natin. So installation the following device. So yung mga install po natin doon sa project. Ngayon ang gagawin pa nito, so mag-install po tayo ng panel board, so 4 branch. So 4 branch lang po yung in order natin. Bali explain ko na lang sa inyo sa mga susunod na araw kung bakit ito yung maginamit nating mga breaker. So kasi guys, ang ginawa ko isa, binago ko yung naging computation ng kanilang bahay. And then, SPO or Special Purpose Outlet, ECU. So, mag-install tayo nyan. Lightings, yung mga ilaw natin. And then, wall lamp. So, kasama sa lightings natin. Tsaka, meron tayong three-way. So, mag-three-way tayo para po sa hagda natin. And then, yung mga convenience outlet natin. Ayan. Tsaka, electrical submeter installation. So, mag-install tayo ng submeter individual para po dun sa limang room nila. Then, dito, circuit breaker installation and termination for panel board. So mag-install tayo guys ng circuit breaker. So kasama na po dun yung pag-terminate ng ating mga sirkito o yung mga load. Kasi ang mangyayari kasi yan, isa-separate po yung para sa ilaw natin, outlet SPO, tsaka rin sa ating
main circuit breaker. So, and then continuity testing and energize. So itetest muna natin yung building, baka kasi mamaya shorted yung ating ginawa, so malaking problema yan. And then bago po natin siya i-energize or bago po natin siya supply ng akuryente para malaman talaga natin na gumagana po yung mga pinagagawa po natin doon. Okay, so dito na tayo guys sa labor cost piece or per butas. Yan, concrete type. So sabi ko nga last meeting, yung mga bahay na ginagawa natin isa meron po yung iba't ibang presyo. Kung yung bahay na ginagawa po natin isa kahoy lang, so mas mababa po yung singil natin. And then kapag semi-concrete, kung yung bahay ay semento na kalahati, and then yung kalahati naman isa kahoy, is medyo mababa rin po yung ating singil. And then yung ano naman po guys, bali kapag concrete type, so ibig sabihin nito isa yung buong bahay isa semento po or bato. Okay, so dito naman guys yung ating singil dun sa pag-install ng mga devices natin. So dito sa panel board installation, so ngayon siningil ko po siya ng 500 pesos each. So ibig sabihin ang isang panel natin na 4 branch sa pag-install sa ating walling, so 500 po yung isa. So marami po tayong gagawin dyan. Ngayon titik-tikin natin yung hollow block, and then ili-layout natin yung ating panel. Kailangan maganda yung fittings, so dapat hindi po siya tagilid, dapat alibilado. Okay, so limang panel po yan kasi limang rooms po yung kanilang unit na pinapagawa para sa ating second floor. So dito lang guys, napakasimple lang. So multiply nyo lang kung ilang unit yung install natin, kung ilang peraso. Oh, so multiply 500. So ang kakalabasan po yan is 2,500. Okay, next natin is the electric meter installation. So limang set po yan. Ngayon limang rooms din yan, so multiply natin sa 5. So so multiply natin sa 500, 5 times 500, so 2,500 din. So tigpa 500 din yung install ng ating submeter. Okay, so malinaw tayo rito sa circuit so malinaw tayo rito guys sa panel board and then sa submeter natin. Ngayon na-proceed naman po tayo rito pagdating sa mga ilaw naman natin. Okay, lightings, convenience outlet, wall lamp, including layout, wire pulling, installation of electrical conduits, receptacle, JB, wall lamps, outlet, and switches. So, pinatako po siya ng 450 pesos. So, dito guys, sa ating 450 pesos na per butas na ilaw, outlet, yan, etc., etc. So, 450 pesos po. Okay, so bakit medyo tumaas ako ng 50? Kasi ang single ko lang talaga rito, isa 400 lang dapat. Kasi sinama ko na dito guys yung wire pulling natin, yung paghihilan ng ating wire, yung pag-install ng ating mga electrical conduits, yung pag-layout natin sa ibabaw ng ating kisame, so pag-install ng receptacle natin para sa lagay ng ilaw, yung ating mga JB, and then yung mga ilaw natin, yung wall lamps natin, saka yung mga device, yung outlet, saka yung ating mga switches. So bali ang nangyari lang dito guys, isa nag-add lang ako ng 50 para purun sa layout or para po sa layout na dadaanan po ng ating conduit ng ating mga wirings. Okay, so 450 pesos po yung singil natin. So doon naman po guys sa ating second floor, isa meron po tayong 11 lights. Ito. So sa pagsingil naman yan, multiply nyo lang sa 450. So kakalabasan yan isa 4,950 pesos. And then dito naman sa convenience outlet natin, so meron tayong 10 piraso. So ang papatakan po nyan is 10 pieces times 450 is 4,500 pesos. Ayan. Okay, so next natin, meron po tayong wall lamp na 5 piraso para dun po sa mga pinto sa taas ng ating rooms. So multiply lang sa 450, so kakalabasan po niyan is 2,250 pesos. Okay, so malinaw po tayo rito. Ngayon, na-proceed naman po tayo sa circuit breaker. So sa circuit breaker natin, ito po yung install natin sa mismong panel board. So ito yung separation, ito guys yung circuit na hinihiwalay natin dito yung para sa ilaw natin, sa outlet, tsaka rin sa SPO natin or yung ating aircon unit. So bawat po circuit breaker, isa meron po yung mga presyo. Lalo-lalo na kapag i-terminate po natin dyan, so iba pa po ang bayan yan. So yung ating circuit breaker, since na 4 branch po yung install natin, 4,
Ayan, so each panel isa meron po tayong 4 branch. Ngayon, meron po tayong 5 panel na install. So, 5. So, i-multiply lang natin yan. So, 5 times 4 is 20. Kaya po, naging 20 pieces na breaker yung babayaran po sa atin. So, multiply natin sa 400. So, 400 lang yung single ko. So, 400 lang yung single ko dyan kasi termination lang naman yan. Isa, papatak po yun ng 8,000. Okay. So, explain ko lang sa inyo kaysa. Yung mga rooms po natin na ginagawa para po sa second floor, yung bawat room po natin, isa, separate po yan ng circuit breaker. Bakit? So, balik kayo, so explain ko lang po sa inyo. So, yung ginagawa po nating project, so, bawat room po, isa, meron po yung bukod-bukod na circuit breaker or yung ating panel board. So, sineferate ko po rin yung para sa ilaw natin, sa outlet, tsaka rin sa aircon unit, tsaka rin sa SPO, para po sa isang room natin. Para po sa safety ng ating bahay. So, napaka-importante po guys na bawat room natin, isa, meron po yung bukod-bukod na circuit breaker para ma-separate po natin yung mga load ng ating bahay. At the same time, meron po yung submeter. So, papakita ko na lang sa inyo guys kung paano natin na ma-separate yun, and then yung paano po yung actual wiring installation para po rin sa separation ng mga submeter, panel board sa 5 room natin. Okay. Then, dito naman, sa ating SPO, yung ating special purpose outlet. So, meron po tayong 5 rooms. Ngayon, ang merong aircon lang po dun ay 4 na rooms lang po. So, ayan. 4 lang. Bali, ang mangyari dyan, so, ang single ko po niya, 500. Kasi SPO yan. So, multiply lang po natin sa 4. So, 4 times 500. So, kakalabasan po niyan ay 600, 2,000 pesos rather. Ayan. And then, sa three-way naman po, ito yung sa hagdanan natin. So, pwede nating patayin sa taas, and then pwede nating patayin sa ibaba. Yung control ng dalawang switch, yung isang ilaw. So, singil ko dyan guys, isa 600 pesos. Ayan. Okay. So, dito naman guys, papakita ko muna sa inyo yung layout ng ating client. So, ito yung masusunod kasi ito yung gusto ng ating client. Pero ito guys, yung electrical plan. So, sineroscopy ko na lang muna para mas maintindihan natin. Ngayon, ang mangyayari dito, so meron naman indication dito kung alin dito yung, kung saan nakaposition yung ating convenience outlet. So, nilagyan na lang ng client natin ng mga bilog-bilog dito or mga dot. So, sabi ko nga kanina, ito yung saksakan. So, sa bawat room natin, isa, meron pong 2 saksakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so sa quotation naman natin, tama yan guys. So, 10 saksakan. Ayan, so 10 pieces. Baka magtaka kayo. So, okay na to. Okay. So, regarding naman dito, so, submeter natin, tsaka sa wall lamp, tsaka sa light. So, yung kakabit nating wall lamp dito, ito'y nakaposition po sa ating bawat room natin. So, may indication naman yung ating client dito. So, yung submeter natin, ito, yung kulay blue. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, sa quotation natin, 5 submeter. Para maliwanag tayo, ito guys, 5 submeter. So, 5 set. Ayan. So, okay na tayo. And then, sa wall lamp natin, so, meron tayong wall lamp na 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, wall lamp. Ayan. So, 5 pieces. So, tama. So, inutay-utay lang natin. And then, sa lights naman natin. So, regarding dito sa ating quotation, so, meron tayong 11 lights. Ayan. So, 11 lights. Anong kulay dito? So, itong kulay pula. 1, 2, yan, ulitin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 lights. So, ito yung sagda natin. So, ito yung control para sa ating three-way. So, hindi ito kasama sa bilang sa ating quotation. So, 11 lights guys, yung ating ilaw para sa second floor. So, tingnan natin dito sa ating quotation. So, tama, 11 lights guys. Yan, so multiply nyo lang sa 450, ayan yung total costing natin. And then, ang kasunod natin, ito naman, so ito yung panel board po natin. So ito, ayan. Yung panel board natin, isa, meron po tayong 5 panel, bawat po room natin. So ito yung separation ng ating ilaw, outlet, tsaka ng ating mga SPO. So, ang lagay po nyan ng ating panel board, isa, palagi po sa likuran ng ating pinto. So yung po yung standard natin sa madali po siyang i-access once na nagkaroon tayo ng problema. 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, so limang A panel po yan. So based dito sa ating breaker, yan. 5 panel ito. So tama, 5 panel guys na ito. Okay, so okay na tayo rito. And then ang kasunod natin, so yung aircon naman po natin. So ang aircon naman natin, isa meron tayong 4, isa, 2, 3, 4. So sa mga rooms yan. So ACU natin, worst ACU yan, 4 po, yan, tama. Ayan. So yung hindi natin natakal dito, itong isa. So ito yung MDP natin. So yung main distribution na panel natin, ang circuit breaker. So ito yung install natin simula sa ating ground floor papunta po sa taas. So tatlong circuit breaker lang i-install natin doon. So meron tayong aming circuit breaker para po doon sa control ng mga room sa taas. So tatlong set lang po. So individual, ang gagawin ko lang dito is yung ating bawat room is 30 amperes lang po. And then yung pinakang aming circuit breaker natin dito sa baba is 40 ampere. Okay, so re-explain ko na lang sa inyo kung bakit ganun nangyari sa mga susunod na araw. So bali tatlong set yan guys, multiply natin sa 400. So 1, 2. So ito yung mga main line natin na magagaling sa ibaba para masupplyan yung ating second floor. Okay, doon sa ating main distribution na panel. So meron tayong install na MDP ron. Okay, so malinaw po tayo rito. Ngayon, ang gagawin lang natin dito is ano lang natin, pag-plus-plusin lang natin tong lahat na to. Yan, kung magkano yung maging total cost. So yung kinalabasan po natin dito is pumatak po ng 28,500. So meron po yung discount. So binigyan ko po yung client natin na discount ng gano'n ba yun? 15% discount yung ating client. So magkano yun? So ito yung importante rito guys, yung terms and payments natin or yung ating condition. So ito. So kapag nagsisimula na tayo, kapag pumirma na yung ating client sa ating agreement, sa ating kontrata o yung ating quotation. So ito, permado na to. Ayan, dito po sa terms and payment natin. So pwede na po tayo kumuha ng 30% payment upon the approval. So ibig sabihin, approve na yung ating ginawang quotation. So pwede na tayo kumuha ng 30% para dito sa presyo natin. Yan. So kuha niyo lang po yung 30% nito. So bawas na 'yan. So mayroon tayong discount. So multiply niyo lang kung magkano times 0.30. So yun po yung magiging kalabasan na pwede niyo makuha sa ating client. And then ang kasunod naman natin isa ito, 70% payable in weekly progress or percentage billing. So tuwing kada linggo, kung ano yung magiging progress natin, isa pwede po tayong kumuha ng pera. Okay, so ang gagawin lang natin, so didepende pa rin natin. Baka kasi mamaya mangyari, makuha na natin lahat ng pera pero yung project hindi pa tapos. So sa lahat po na nagpapakontrata dyan about sa electrical wiring, so huwag nyo pong agad ay bibigay yung kabuuang pera sa mga nangungontrata. Kasi yung mga yan, di ko naman anila lahat, so based lang din sa aking experience, so yung mga inaiwan ng project ng ibang mga kontraktor regarding sa mga electrical. So minsan na sinasalo ko gawa ng hindi na binabalikan ng mga kontraktor, gawa ng ubos na yung pera, so nakuha na bali na lahat. So hangga't maaari, so wag niyo agad ibibigay lahat-lahat ng pera sa mga kontraktor. So magtitira pa rin tayo. So ibibigay niyo lang ng buo kapag once na natapos na po yung kanilang project, yung 100% na walang problema, so gumagana lahat yung ating project. Okay, so ganun lang guys yung idea sa mga nagpapagawa tsaka rin sa mga kumukontrata regarding dito sa paggawa ng ating quotation. So sa terms and condition natin guys, ito, so importante rin to. All works not specified here under shall be considered additional. So gagawin po natin dito sa ating kontrata, isa ito lang po yung babayaran nila. Ngayon, once na nagkaroon po ng additional yung ating client, halimbawa, so nagpadagdag pa ng isang aircon, so hindi naman nakasama rito sa ating kontrata, so lima lang, so ginawa niyang 5 units na aircon na, so nagpadagdag ng isa. Ngayon, ang mangyayari po dito is mag-additional po yung ating client para po sa billing. So kasi dito sa kontrata natin ito, shall be considered the additional. So ibig sabihin, once na nagpa-additional po yung ating client, isa bukod pa po ng bayad yun or a separate. Okay, so malinaw po tayo rito pagdating po sa ating kontrata regarding po sa ating project sa Quezon. So gato lang ako guys ang gumawa ng quotation, so napaka-simple lang. So indicate yun lang dito kung ano yung mga gagawin natin, yung mga scope of parts natin, yung specific labor piece kung magkano yung isang upper butas.
Okay, so dito, hindi na po kasama rito yung installation service entrance. So, bali, tapos na po yun. Bali, meron na pong sariling kuryente yon, contador. So, kaya hindi na po napasama rito. So, ang kontrata ko lang dito, isa yung second floor lang natin. So, lahat ng ibinigay ko po dito, or sinabin, or nabanggit, ay ito lang po yung gagawin po natin. Okay, so malinaw po tayo dito. So, hangga dito na lang muna. So, yun lang guys, balik nakita ko lang sa inyo kung paano ako gumawa po ng quotation or yung kontrata natin pagdating po sa electrical wiring installation. So, pagdating naman dito guys, kailangan specify dito kung ano yung gagawin natin para malaman ng ating client kung ano yung mga babayaran nila sa atin at kung paano natin nakuha yung ganung halaga. Kung magkano ang kabuang presyo pagdating po sa electrical wiring installation. So, ito guys, take note lang ha. Ito yung nakabase lang po dito sa lugar namin. So, pagdating naman din sa inyong lugar, baka mas mahal or mas mababa pa po yung singil ko compare po sa inyo. So, ano lang po ito guys, ha? Sample. Pero ito na yung magiging ano natin, singil pagdating po sa ating client. Okay, so ganun lang po yung idea. And then guys, i-explain ko na lang po sa inyo sa mga susunod na araw once na nagsimula tayo ng wiring regarding po sa plan ng bahay. So medyo marami pong naging changes, sabi ko nga. So lahat po ng inilayout natin last time about po sa layout ng second floor, yung mga convenience outlet natin, isa hindi na po masusunod yon. So lahat po ng inilayout natin, isa wala na po yun. So ang mangyayari po kasi nito, isa sa ceiling na po natin lahat padadaanin. Kasama na po yung mga convenience outlet. Kasi wala pong atumama kahit isa dun po sa partition dun sa inabang natin para po rin sa second floor na convenience outlet. So lahat po isa taas na po magagaling yung ating wiring or sa supply lahat po na ating mga device. Okay. Ayan guys, nagawin po natin isang mag-shoutout na po tayo. So shoutout po tayo kay Franz Ayalin. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Yams Olix, shoutout po sa inyo. Kay Elodie Go na nga Binangona Rizal Pantok, sir, shoutout po sa inyo. Kay Lala Tesoro, shoutout po sa inyo. Kay Jun Cacho, shoutout po sa inyo. Kay Sean Ing, shoutout po sa inyo. Kay Jel Dims 23TV ng Saudi Arabia, sir, shoutout po sa inyo sa abroad. Kay Bugan Abay ng Cordillera, sir, shoutout po sa inyo. Kay Lops Lopido, sir, shoutout po sa inyo. Kay Sir Asaldi Mabilangan, sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pananood. So, lagi kang nakasubaybay sa akin. Sir, thank you po. So, kay June Agricorio ng Apaniki Tarlac, sir, shoutout po sa inyo. Kay Eric Tindoy Official ng Impanta Quezon. So, taga Quezon din pala to. At sa ano, Dinahikan, Bisaya ng Village, sir, shoutout po sa inyo lahat dyan. Kay Baka Risas Biner, sir, shoutout po sa inyo. And last kay Mr. Castro ng Cagayan de Oro, sir, shoutout po sa inyo lahat. Okay. So, yun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea regarding po sa ating labor cost fee or yung naging quotation natin para po sa kontrata na ginagawa po nating project dito sa Quezon. Okay. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang muna. Sa mga di pa pala sa akin na subscribe, sana guys na supportahan yung channel ko, click notification bell para pala kayo updated sa aking bagong video. So, yun guys. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat kasi road to 100,000 subscriber na po tayo. So, hindi ko rin na in-expect na lalaki po yung ating channel. So, sa ngayon, isa nasa kulang-kulang 96,000. So, road to 96,000 subscriber na tayo. So, lumalaki yung ating channel. Hopefully, by next year, isa matarget na po natin yung 100,000 subscriber and then makakuha na rin tayo ng silver play button. So, isa yun sa mga karangalan ng mga vlogger na makakuha ng trophy mula po kay YouTube. So, kahit silver lang sa akin, so masayang-masaya na ako. Ayun, nagpapasalamat ulit ako sa inyo sa lahat po ng patuloy at solid na sumusuporta po sa ating channel. So, ingat po tayong lahat and God bless po. Thank you.